Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig. Lalong-lalo na yung mga nasa Middle East ngayon, no? Alam natin na medyo tensionado ang ating kalagayan ngayon. Dahil sa nabalitaan natin namin dito sa Pilipinas, yung naganap dyan sa Baghdad Airport na pagkakapatay dito sa isang mataas na general ng Iranian Army na si General Soleimani, no? Soleimani na sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng morning march, no? Yung pinagluluksa ng buong bansa ng Iran, no? At syempre, pati US government ay nananawagan na mag-ingat, dobling ingat yung lahat ng US troops, no? So, anong mga epekto niyan? Una, siyempre lahat ng kaguluhan sa lahat ng bansa, apektado ang mga ang Pilipinas dahil sa dami ng mga Filipino na nasa kung saan-saan, no? Na hindi na mawawala ngayon na pag merong halimbawa yung sunog sa Australia. Tsak dyan may apektadong mga Filipino ngayon sa Middle East. Lalo na sa Middle East, napakaraming Filipino dyan, no? Ang impact niyan pag nag-retaliate na tong Iranians, siyempre hindi lang naman na yung mga bala naman tsaka mga bomba, hindi naman yan yung for US citizens only. Lahat yan, pag sumabog yan, lahat nung nasa vicinity, no? So, medyo kinakabahan tayo, lalo na ako, meron akong anak dyan sa Middle East. Medyo tinignan ko nga sa mapa kung malapit sa Iran at Iraq yung Oman, eh. Medyo malayo naman pala. Kaya lang hindi natin masasabi, no? So, nagbilin tayo na medyo pag nagkagulo na, takbo na sa Philippine Embassy. Okay, so ganyan din ang gawin natin, lalo na yung mga malapit sa Iran tsaka Iraq, no? At tsaka yung malapit sa Israel o yung mga taga-Israel mismo. Alam naman natin na etong mga Iran, Iraq, at iba pang bansang nakakapaligid dito sa Israel, ay talagang pag nagkakagulo dyan, ang numero unong kalyado na US dyan, ang pinupunteriya nila, no? Walang iba kundi itong Israel. Malawak to kasi yung impluensya ng bansang Iran, lalo na ngayon, nung nawala na yung mga strong arm dyan sa Middle East. Alam nyo kasi sa Middle East, ano dyan eh, di ba yung hindi naunawaan niya ng mga tao na ano, masyadong yung pinaniniwalaan dyan ng mga tao, kinakailangan strong yung leader, kaya nariyan dati yung former Muammar Gaddafi, si Saddam Hussein, kailangan niya ng parang ganyan yung kalakaran dyan eh. Nung nawala tong mga to, nawala si Saddam Hussein, sumulpot naman yung mga ISIS at iba't iba pang dating hindi nakakaporma nung panahon ni Saddam Hussein. Ngayon, naro na sila. No? So, bagamat na may ideya lang tayo, wala naman tayo ron, nakikita natin na talagang yan noong araw pa yan, panahon pa ni bago pa si Jesus Cristo, di ba? Talaga namang sanay sa gulo dyan sa mga lugar na yan. Ang problema, may laging involved lately, laging involved yung US, di ba? O, tignan nga natin yung nangyari, no? Before tong patay, inamin naman ng US na sila yung may kagagawan, di na kinakilamang hula. Airstrike sa pamamagitan ng drone. Well, drone technology na, no? Pwede na ngayon na nakakatakot. Pwede na ngayon na yung bomba, kung tama yung pagkakaintindi ko sa drone technology. Yung drone, alam ko, di ba yun yung mga kumukuha ng mga video pagka nasa taas, no? Na walang tao. Ibig sabihin, pwede na palang kargahan ng missile yun. Precise yung attack kasi lumilipad. Hindi ko alam kung pati yung drone kasama dun sa pagsabog, no? Nakakabilib din. Besides dun sa, no? Nakakabilib din yung technology na
hindi na kinakailangan ng piloto, makakapag-airstrike na yung mga ano, sundalo, no? Na precise, no? Kita niyo, yun lang yung na yung tinira, yung si General basta yung general ng Iran, no? So before yan, tinitignan ko kasi hindi ko na masyadong detalye sa inyo kasi mababasa niyo naman yan. Yung pagsusuri ko na lang dito sa paano nagkaroon ng ganito, no? Paano nagkaroon ng binanata ni President Trump. Alam nyo, before dyan, isasalang si Trump sa, ano eh, sa isang impeachment trial. Di ba? Actually, in-impeach siya sa Congress. Isasalang ngayon siya sa may Senate, no? I-impeach siya, impeachment trial. Sana hindi to ano, no? Hindi to diversion, no? Yung ginawa na to sa Iranian, kasi imagine niyo, no, kung diversion lang to ng tactical lang to ng kampo ni President Donald Trump, ang gulo ng yung antindi ng gulo na aabuti ng mga Amerikano dito. Una, kawawa naman yung mga foot soldier, yung mga naron, mga ship, parang nasa Middle East sila. Tapos, dahil lang dito sa, para makaiwas sa impeachment, sana hindi lang yun, no? Sana totoo yung sinasabi nila na para, kasi ang kinakatwira na ngayon ng, ano ni President Trump, ito daw ay number one terrorist, no? Yung general na pinatay nila. Para maiwasan pa raw yung pagte-terrorize sa mga American citizen, no? So, in the first place, bakit kayo nariyan sa Middle East, di ba? Yun yung problema natin, eh. Hindi pala natin. Yun yung problema ng US, eh, no? Di ba? Sila naroon, Iranian, mga Iran, naroon, nasa Iran, nasa Iraq. Natagaroon sila, eh. Pero yung kayong taga-US, bakit may presence doon? Bakit may military presence doon? Alam na natin yun, eh, di ba? Na problema yan. Ngayon, problema nyo ngayon, paano nyo ipagtatanggol yung mga sundalo nyo na nasa ibang bansa. Open na open sila for attack. Sabi nga ng mga, nang nabasa ko, no, yung hindi, unlike dun sa sitwasyon ng Iraq, na nilusob nila si Saddam Hussein, hinahanap nila si Saddam Hussein sa premise na merong weapons of mass destruction na wala naman nakita. Unlike sa yung Iraqi forces na hindi buo, na pagdating nila nagkukublihan, nagsisukuan na, iba tong Iranian, no? Ito'y isang organized na army na may standing army at hindi natatakot sa US, no? Tapos nakita niyo yung million-million na naroon sa kalsada para kilalanin bilang martyred hero, no? Tung at nananawagan sila ng nananawagan ng dugo. Iba yun, eh. Iba yung nakita mo yung outpouring ng pagmamahal sa kanilang fallen hero, no? Siyempre, paghiganti niyan, hindi nyo pwedeng sabihin lang, ideklara lang na, siya dinideklara na lang ng US ngayon na once na meron kayong galawin, kantiin ng mga Amerikano, 52 pa raw yung airstrike na sweeping na mabilis nilang mapapatupad, no? Pag nag-retaliate yung Iran. Ibig sabihin, malabong hindi mag-retaliate yan. At yan ay hindi biglaan, no? Yung sinasabi nila na wag gumanti. Baka ngayong ilang buwan, hindi gagantihan. Pero pagka, alam nyo, sanay sa taon ng laban, saan ba sila pupunta? Wala namang pupuntahan yung mga lugar nila yun, eh. Diba? Yung US, pwede nilang isipin na saglit lang kami rito. Dahil hindi naman tagarayan yung mga yan. Parang yung mga sundalo nga na yan, ay ano lang, no? Yung ilang buwan lang o ilang taon lang, babalik na sa Amerika. Etong mga Iranian, Iraqis, mga taga Middle East, taga dyan na talaga sila. Paano sila alis dyan? So, hindi
kawawa rin yung mga foot soldier, yung mga Amerikanong sundalo, no, na alam nila pinagtatanggol nila yung bansa nila. Eh. Imaginin mo, pinagtatanggol mo yung bansa mo, eh nasa US yung bansa mo, di ba? Na ano nyo ba? Napipicture nyo ba yung gusto kong sabihin? Paano may pagtatanggol ang bansa mo, eh nasa Middle East ka? Baka yung mga taga Middle East ang nagtatanggol sa bansa nila dahil nariyan kayo. Di ba parang ganun yung tingin pwede natin tignan? Okay. Eh kasalanan din yan ng mga kumakalaban kay Trump. Buhat na naupo sa pwesto si Donald Trump. Walang humpay ang atake sa kanya, no? Yung parang ang laki-laki ng mga ginagawa. Mahilig sa mga... Ako ang tingin ko doon, nakakatawa na yung mga invention na pinaparatang kay Trump, na si Trump daw ay tuta ng... Ano tawag doon? Tuta raw na Russian agent, naglilingkod sa Russia. Hindi ko maunawaan kung saan nanggagaling yung kwento na yun ng mga Amerikano, na sarili nilang presidente, eh, pinapangalanan nila na tuta ng Russia, o Russian agent, o tagasunod ni Putin. Yun, nakakatawa na yun, no? Hindi nila tinantanan si Donald Trump na buhat ng umupo. Parang, di ba parang pareho yan ang sitwasyon dito sa Pilipinas? Buhat na nauto si... Nauto? Buhat na naupo si Duterte, hindi tinantanan. Di ba? Naapunan niyo yung pagkakapareho nila. Parehong strongman, parehong taas buhat. Ang nakakatakot lang dito, yun na nga, no? Nag-resort si... Hindi ko alam kung yun talaga yun, no? Pero... Maano mo rin, eh, maiisip mo rin na... Kasi yun, kung susuriin niyo yung si... Sino yung nagpasabog sa 7-Eleven? 7-Eleven. Ano ba yung 7-Eleven ba yun? 11-7. Yung Twin Towers, 7, parang tindahan yung 7-Eleven. Si... Ano yung pangalan nun? Napakatagal na panahon na hinahanap na US, hindi makita, di ba? Kala nila nasa mga kuweba-kuweba nagtatago. Yung pala nasa Pakistan. Parang, kasi ako napanood ko yung ano, yung Wag the Dog. Okay. Kasi ako napanood ko yung ano, yung Wag the Dog. Yung pelikulang Wag the Dog na may political tension sa Amerika, tapos gumawa sila ng gera sa ibang parang Middle East din yata yun. Tapos yung na-divert na yung attention ng mga Amerikano. Sana hindi ito ganun, no? Sana hindi yung pan-diverto ng attention ng mga Amerikano, tapos mayu-unite ng president yung ano, 'di ba, yung suporta na putya. Ano tayo, may gera tayo, kinakailangan magkaisa tayo, no? So sana wag ganun. Or sana wag din yung hindi nila makita-kita si Osama bin Laden. Tapos nariyan lang si Saddam Hussein, 'di ba? Presidente si Saddam Hussein ng ano, ng Iraq, eh. Nung hindi nila makita-kita si Saddam Hussein, pinag-ugnay na lang nila yung Al-Qaeda at saka yung si ano, no, si Saddam Hussein, para may mapaghigantihan lang nung tinatawag ng terror attack doon sa World Trade Center nila. Tapos ang inatake na lang nila yung Iraq, no. So sana hindi ganoon, no, kay ang layo naman ng Al-Qaeda doon sa Iraq. Kahit may Al-Qaeda man sa Iraq, hindi pa rin siya yung umaalam naman ng lahat na Al-Qaeda yung bumira doon sa World Trade Center. So para meron lang mapaghigantihan yung mga Amerikano, si Saddam Hussein na lang at Iraq yung nilusod nila, no? Iniisip ko kasi yung presidente natin, eh. Di ba? Parang pinalalaki nila yung issue na maliit lang naman. Parang pinasasama nila yung si Duterte sa American people na parang gangster o na undemocratic, na autocratic, na, 'di ba? Eh samantalang ang laya-laya natin rito sa Pilipinas. So,
wag naman sana na gawing pandivert itong si ano no, kasi oh, kung lumala yung pandivert nila, halimbawa na lang na itong yung kaso ni yung kung ganito yung takbo nila no. Hindi ako sigurado, pero ganito ba yung tinatakbo ang kanilang pinagagawa na dahil naka-impeach si Donald Trump, eh, kinakailangan nila itong mag-divert. Yun ba yung diversion lang ba to o totoo na gusto nilang ma-stop itong number one terrorist daw according sa US na si General Soleimani ng Iran, no? So sana totoo yun. Seryoso sila dun para hindi naman, kasi million yung nakita kong nakikiramay, di ba, sa Iran ngayon. Eh napakadelikado niyan. Tapos ngayon nangangamba na ngayon yung European Union at nagme-meeting na sila kung paano nila papakiusapan yung Iranian, kasi kadidil lang ng Iran na sana yung meron kasing nuclear program yung Iran, eh, di ba? Ang nuclear program ng Iran, nagkaroon sila ng kasunduan sa EU at sa US na yung nuclear program nila ay para lang sa yung pagde-develop ng nuclear energy at hindi para sa nuclear weapon. Imagine niyo kung magkakaroon ng nuclear weapon yung Iran, no? Kung gano'n naka-powerful tong bansa na to at hindi matatakot na gamitin niya ng Iran para sa mga kalaban niyang bansa. Okay, so hanggang dito na lang muna. Abangan po natin yung mga kaganapan na yan. So yung mga taga Middle East na Pinoy natin, medyo ingat-ingat po tayo, mag-iwas muna tayo sa mga Amerikano. Mamaya may biglang bumira dyan, no? So huwag tayo magtatatabi. Yung Iraq nga, no, nagdeklara na yung parliament nila na pinaalis na nila yung mga US soldiers, no, dun sa kanilang bansa. Imagine, no? Kaya naroon yung US, di ba? Para ipagtanggol sila sa ISIS. Yun yung point ko, eh, no? Kung yung bansang pinagtatanggol mo, kaya ka naroon, di ba? Kaya ka naroon dahil ang premise mo, ikaw yung lumalaban sa ISIS, no? Na sumasakop sa bansa nila. Kung yung mismong bansa na pinagtatanggol mo, ayaw na sa'yo, bakit ka pa naroon? Yun lang naman yung ano. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong channel, Badong Aratilis po.